Magandang umaga po, kabayan. Ay, kamusta na ho kayo ngayon at saka si Mrs., si Mayor? Ako po, okay na po ako. Okay, anong tama ho nyo? May mga konting splinter lang po na tumama sa paa ko. Okay. So generally out of danger naman po pati si Mayor. Opo. Out of danger naman na po, pero we're still in the hospital, na transfer po from hospital in Abra. Na transfer na po dito sa NCR. Opo. Na managsiguro lang kayo. Pero Congressman, paano nasapol yung dalawang pulis? Ako po kasi I was the one was asked by the mayor na mag-countdown. Usually po namin ginagawa ito when I was still the mayor. Ginagawa po namin and totally lights off po yun kasi yung request ng mga tao dati pa. Walang ilaw, okay. Wala pong ilaw talaga. Dilim, so, madilim po talaga. Yung security po, in place naman po yung security. Uh-huh. Talagang wala akong makakalapit doon. Okay. So, yung mga police po, nagkalat po doon sa area po sa buong plaza. Pero mas heavy po yung security na nilagay nila doon sa VIP area. Lahat naman po nang ginagawa po yan. Yes. Oh. So, yung dalawang police po, at yung unang granada po, yung unang putok po, doon sa napumutok po doon, yung dalawang police po na dumus mismo nila sa tabi ko. Uh-huh. Sa tabi ko po yun. Oh. So, pero ako po, ang nag-cover po sa akin is the cameraman who was operated last night at the hospital na outside of Abra. May naiwan pa pong shrapnel doon sa loob ng utak, yun po hindi nila mag-araw. So, coma po ngayon yung photographer. Okay. God willing, makarecover po siya. Opo. Yung dalawang pulis po, the mama sa survivor po. Oo nga po. Dead on the spot po yun, agad-agad natumba po doon. So, doon mismo sa pagitan nila ng photographer pumutok yung unang granada. Ganun po nangyari. So I was covered by the photographer po yung siguro yung blast na mapupuno. Yes. Yung dapat sa inyo, parang naharang niya dahil nandun yung photographer, kinukunan kayo. Yes, naharang niya, and yung speaker na nangyari po sa stage. Uh-oh. Yung po ang na-cover sa akin. I was more than a meter away from the yung unang blast po. One meter lang po yung pag-intern. Okay. Si Mrs. naman, katabi nyo? Nakaakap po kasi ako kay Mayor kasi nanonood po kami. Okay. Every time po na ako, ganun po. Yun na yung pwesto po namin. Every time po na ganyan may mga pirates na ganyan na, na nangyari. Taon-taon po kasi yan. Mayor, wala bang mga banta sa inyo, threat o warning na sa akala po ninyo kayong target? Sa politiko naman po, may mga threat na ganyan. But two weeks ago, there are reports na somebody will i-disrupt yung fiesta. Pero taon-taon naman po na may ganun. Pero this year, medyo seryoso po kasi there are individuals na nagsasabi na ganun, including yung mga other activities. Opo. So, nasabi ko naman po sa local policeman and then yung police doon sa probinsya. Kaya pinataasan po nila yung security level, kumbaga. Hindi naman po nagpabaya yung... Pero direkta ho ba sa inyo ang banta? Yes, ganun nga po. The grenades were thrown doon po sa amin. Laking pasalamat ko sa Diyos. Yung isa po nag-overshoot dun sa amin. Sa likod po namin. No. Sa likod naman po namin pumutok yung isa. And the other one po sa side namin. More than a meter away po yung sinabugan ng isa. May nakita ho ba ninyo habang tinatapon sa inyo? Wala po. Wala. It's yung total darkness. Hindi po nga namin alam na baka bumagsak dun sa harapan namin. Kumulong lang. Those are the assessment of the yung mga assessment po ng mga nag-iimbestiga. Okay. Sige po,
Congressman, maraming maraming salamat po. I'm sure may mga aksyon kayong gagawin dyan sa susunod. Yes, definitely po. And inaasa po namin sa investigation ng police. Sana po, ma-present nila, mahanap nila kung sino yon, and give justice to those, lalo-lalo po sa dalawang dalawang alagad ng batas natin. Opo. And to all the victims of this very tragic incident. Salamat po, Congressman. Maraming salamat po. Thank you po. Good morning. Si Congressman Joseph Bernos.